Dalhin mo muna ito kila Mimi, ha? Opo, ma'am. Okay, letter ko. Opo. Oy, Patrick, ikaw na magsara ng gate, ha? Baka utos ka, para kang amo, ha? Magpaganda ka muna bago mo kutusan. Aray ko. Jealous ka tuloy. Aga-aga kasi nangaasar ka, eh. Uy! Aray! Ay! Ano ba? Pepito, my friend. O, ito, mas nakakaasar. Hindi, wala! But you don't even know what I'm going to say. Dalawa lang naman yun eh. Kung hindi ka mangungutang, mangihingi ka ng pera. Nah, may isa pa. Ano? I'm going to introduce him to a new business venture. Business ka dyan? May naisip ka na naman bagong racket. It's not a racket. It's legit. Tatayo tayo ng lending company. Magpapahiram tayo ng pera sa mga taong nangangailangan. Uy, oh. Maganda diba? Yan, Mang Tommy, ah. Oh, diba? At least nakakatulong ko kayo. Oh. Pero? Well, of course, sa mga umutang, magcha-charge tayo ng service fee. Pambihira. Kunti lang naman eh. Sobra ka naman. Nangangailangan na nga yung mga tao pagkakakitaan mo pa. Ibang klase ka rin talaga. Ay, naku, Tommy. Hanggang ngayon talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Uy! Maricar! 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 Yan. Ano ba? Akala ko multo. Ang puti. Sobra ka naman. Hindi naman ako multo. Ako talaga to. Akong ako. Ma'am, Maricar, akala ko sa States na ako yung nakatira. Ah, hindi. Bumalik na ako dito for good. Kasi iniwan ko na yung trabaho ko sa New York. Kasi nga, masyado ako nasistress doon. Dito na lang ako masistress sa Pilipinas. Alam mo na, mas masaya dito. Hindi ka man lang nagpasabi. Eh, papaalis, papunta ako opisina eh. Dapat man lang napaganda. Hindi, okay lang. Actually, gusto kayong surpresahin. Kasi ako yung uupa dyan. Dyan, sa number 6. May kapitbahay niyo na ako. Wow. And what a wonderful surprise. It's so nice to see you. Maricar, my friend. Oh, Tommy, my friend. Alam mo, talagang matagal na tayong magkakilala. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagbabago yung pagtingin ko sa'yo. Oh, you see? She knows me very well. Of course! I know you so well. Kaya nga, hindi talaga kita bibigyan ng pera, hindi kita papautangin ng pera, at lalong-lalong hindi ako mag-i-invest sa business mo dahil manluloko ka. What? Oh, loko. Berta, gawa mong kape. Maraming asukal lang. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ma, di ba sabi ng doktor, no sugar diet ka na. Kaya bawal na yung mga matatamis. Hello po. Ay, nagpadala po ng cupcake si Ma'am Elsa. Ay! Ay, naku, salamat! Thank you! Wow! Bawal. Bawal ka dyan. Titignan ko lang. Sige. Ay, kukunin ko na rin po pala yung mga lalagyan ng ulam. Ay, oo. Marami na yun. Lika. Ma! Oh! Saan natin yung mga lalagyan ni Elsa? Baka dyan sa cabinet sa taas. Aling Mimi! Oo! Wala ho eh. Baka dyan sa baba. Huh? Mimi! Oh! Huwag kang kumain ng cupcake. Hindi ako kumakain ng cupcake! Anak ng cupcake! Bakit, Ma? Ay, ano na negosyo mo ngayon? Nasa food business ako ngayon kasi diba booming ang food business. Ay, oo, totoo yan. Ako nga itong mga cupcake na negosyo ko, dami nung umu-order niyan. Talaga? Naku, nakakatuwa naman. Alam mo, natutuwa talaga ako sa inyong mag-asawa kasi lahat ng tinuro ko sa inyo tungkol sa investment na ko ginawa ninyo ng tama. Ay, ang galing ninyo. Eh, ang galing mo magturo eh. Wow, naman. Saan negosyo ka namunan? Well, mostly kasi mga franchise restaurants. Nagpa-partner ako sa kanila, pero magkakaroon ako ng sarili kong food business. Ah, nako, siguradong kikita yan. Oo, sana nga eh. Alam mo, actually, malapit lang dito yung unang branch ko. Sineset up ko pa yung itsura nung magiging business ko, pero nahihirapan nga ako kasi nga naghahanap ako ng manager. Wala ka pa manager? Wala pa nga eh. Baka naman may kakilala kayo ah. Meron, yung meron. Manager na ba magkakatiwalaan? Meron! Sino? Ako! Ang sabi nga, mapagkakatiwalaan, di ba?
itong cupcake mo. Kita, Maricar? Naku, Chito! Ay, ano? Naku, grabe! Binatang-binata ka na! Ikaw na ba talaga yan? Yan, sinabi mo! Ay, naku, alin ka mapahalit ka na! Grabe naman! Clarissa! Oh, si Clarissa! Naku, nung umalis ako! Baby-baby ka, pag ano ka pakaliit nun? No? Ngayon na laki-laki mo na! No? Talaga ho! Saka, ang bigit-bigit kasi ang tao-takaw. Nayo, si Kuya! Uy, may bisita ho. Huwag nang mag-asaran. Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung lumaki, yung tumangkad. Yun! Thank you po. At least ako tumangkad, ikaw hindi. Nayo, si Clarissa. Uy! Pinahanap po dyan. Yung sandwich ko ay nahanap ko. Duling na ako sa gutom. Sige na, kumain na muna tayo. Yan ang pinakadabi sa sinabi mo. Okay ka talaga, Pits. Sir, paano yung meeting niyo? Hindi, maaga pa naman eh. Basta mabilis lang, ha? Magdadrive-to ba tayo? Oo, kung may makita tayo dyan. Yun, nakita ko na. Uy, ha? Wala pa kapatid dyan? Isa na lang to, Pits. Pasensya na, akin to eh. Sir, magdadrive-to pa ba tayo? Hindi ko nagmamadali si Pits, dumiretso na tayo. Eh, paano kami? Nagugutom din kami. Eh, isa na nga lang to, akin nga to, di ba? Sir, okay ba sa'yo kumain dyan? Oh, yeah, sige, dyan tayo. Ba't bumaba ka rin? Kakain. Ano kakain? Kami lang ni Robert ang kakain dito. Bakit? Eh kumakain ka na, may pagkain ka na eh. Ano ka lang mo sa akin, madamot? Oh, Bert. O akin to. Oh. Sige na. Huwag ka na mahihiya. Sige na! Uy! Thank you, sir. Salamat. Good morning, sir. Welcome to Pop Jack's. Can I take your order? Tatlo nung chicken combo meals. Okay po, sir. Will that be all, sir? Samahan mo ng hot dog sandwich. Plus one hot dog, sir. Okay po. Will that be all, sir? Ano? Meron pa ba? Wala na. Samahan mo ng burger pa. Burger. Pamira, sabi mo wala na. Hindi, naninigurado lang ako. Okay, sige. One burger. Coming up, sir. Burger, yeah. Okay na po, sir. Will that be all, sir? Okay na po? Text na lang. Hello, Janice. Oo. Nasa parking na. Oo, sige. Pakisabi, pupunta na kami, ha? Sige, bye-bye. Take out na lang. Take out na lang, sir. Okay po. Okay. Thank you po, sir. Sige, thank you. Thank you, sir, for giving the exact amount. Okay come lang. Back again po. Sige, salamat. Dali ka na. Ben, sir, hindi tayo kakain dito? Hindi na. At si Mr. Perez sa parking na raw. Wala naman nung nagpa-park. Oh, hindi dito, sa opisina. Ang labo nyo kasi, sir. Nahihilo niyo sa gutom. Nahihilo. Ako nahihilo sa inyong dalawa. Dali ka na. Thank you. Alam niyo po, si Ma'am Maricar ang kumuha sa amin ni Maria sa agency. Ang tagal na nun. Oo, siya rin tumulong sa amin ni Pitoy na magtayo ng negosyo. Kasi meron kaming financial consulting corporation, yung daddy ko may-ari nun. Paano kayo nagkakilala ni Pepito? Naku, by accident lang eh. Aksidente talaga, kasi nabangga yung kotse nito. Nagkataon na nandun si Pitoy, kaya itulungan siya. O yun, tapos nalaman ko rin na kailangan din nila ng tulong kasi nga, diba, nanalo kayo ng loto. Hindi nila alam kung anong gagawin nila dun sa pera. Kaya ayan, dinulungan ko na sila. Mauna na ako. Ay, ang galing naman. Oo, alam mo kasi ang trabaho ko, tumutulong ako sa mga tao na yung nangangailangan ng tulong dahil hindi nalang paano nila i-invest yung pera nila. Kaya ginagayad ko sila, tinutulungan ko sila para hindi sila malugi sa mga negosyong papasukin nila. Naku, para ka palang anghel na bumaba mula sa langit. Alam mo ba? I used to work for her. May opisina pala kayo sa impyerno. What? Uy,
sir. Buti ho, naabutan niyo ako. Naiwan niyo ho. Kaya, sabi ko na dito ko naiwan to eh. Buti walang nakadampot. Oo nga, teka, sandali ho. Tanggapin mo na to. Salamat ha. Ay, huwag na ho sir. Hindi ko matatanggap yan. Sige po, uwi na po ako. Teka, kung gusto mo, hatid ka na lang namin. Oh, mas maganda pa. Oh. Hindi sir, okay na po talaga ako. Alakarin ko lang naman po eh. Oh, malapit lang naman pala eh. Sumabay ka na sa amin. Oo. Oh. Bakit saan babae niyo? Sa may kainta po. Layo po. Kainta! Quezon City to, layo nun, nilalakad mo lang. Opo sir, araw-araw po. Sayang po kasi yung pamasahe. Grabe. Kaya pala, ano, putput din yung chinelas mo? Oh, kunin mo na to, pamasahe mo. Oh. Tsaka pamili ng bagong chinelas. Sir, huwag na ho talaga. Salamat na lang po. Kung gusto mo, bibilan na lang kita ng rubber shoes. Ano ba size mo? Paraparaan ka rin eh, no? Ano po yun? Wala, sabi ko, pag gustong tumulong, may paraan. Salamat po, sir. Baby! Yes, sir. Pahingi kami ng juice, ha? Apo. Tsaka hotdog, 8. Well, at ang dami. Hindi lang naman ako kakainon, lahat tayo eh. Bakit 8? 6 lang kayo eh. Siyempre po, tag-dalawa kami, Tito Patrick. Oh. Nakakatuwa talaga dito sa inyo, no? Parang walang nagbago. Parang hindi ako umalis. Nagkakabalitaan naman tayo sa Facebook, di ba? Di ba? Lagi kong pinupusuan yung mga picture mo. Oo nga, pero siyempre iba pa rin yung nandidito ako, nakikita ko kayo. Ay, nga pala, kaya ako napadaan dito. Kasi ito, gusto kong i-discuss sa inyo yung bago kong business. Tingnan nyo yan. Ano ba to? Food park. Ay, uso ho yan ngayon. Food Park Dining Concept is an all-in-one stop shop for diners and foodies. Naiiba siya in a way na outdoor siya kumpara do sa mga mall na nasa indoor. Air condition, dito naman parang picnic style ang dining. Actually, ang Z Compound ang pinakaunang food park concept sa Pilipinas na ginaya ng ginaya. We've been credited with setting the trend of food parks. We began in 2013. Nung simula, madali lang eh, kasi dahil nga kami yung pinakauna. Pero now, the trend, nag-spread na nga yung trend. So, may mga food park na sa kanya-kanyang locality. So, medyo mahirap ng mapuno ang food park ngayon at saka ma-maintain yung crowd for a longer period of time. Uy, okay to ah. Alam ko nga, may mga nagtayo na ng food park dito, eh, di ba? Oo, pero yung iba sa akin kasi gusto ko yung matatayo din ito sa ibang mga probinsya. Hindi lang dito. Ibang si Maricar, big time! Hindi naman. Ang gusto ko lang kasi makapagbigay ako ng trabaho sa ibang tao, sa ibang lugar, di ba? Sana ganyan din yung ibang negosyante, no? May puso. Oo nga pala, mag-soft opening na yung yung branch namin. Ako, pumunta kayo ah. Tapos, nga pala, meron pang 2 slots doon na available. Baka gusto nyo kumuha ng pwesto. Ha? Dalawa pa yun. Pwedeng pag-isipan muna. Teka, Elsa, ba't pag-iisipan mo pa? Si Maricar yan! Ba't ka ba nakikisabat? Ikaw ba may-ari ng negosyo? Ba't ka nakikialam? Makikisosyo ka ba, ha? Ano ngayon? Anong gusto mo mangyari, ano? Anong gusto mo mangyari? 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 Anong hindi mo nakikita sa Facebook. Teka, doon tayo kumain. Ano dito? Himala! Gumastos ka para sa ulam? Bakit? Last supper mo na ba? Hindi. Para kay Maricar yan. Paborito niya kasi yung binagoongan. Ay, sabi ko na eh. Hindi talaga para sa atin yung pagkain. Bakit kailangan bigyan mo ng pagkain si Maricar? Well, to welcome her as a neighbor. At saka, nililigawan ko siya. Yow! Kinikilabutan ako. Teka. Hindi ko siya nililigawan as in nililigawan, ha? Dahil naghahanap siya kasi ng manager para sa food park niya. Gusto ko kunin niya ako. Kaya nililigaw ko siya. Di kapag kinuha ka na niya, magbayad ka na ng mga utang mo sa amin. Of course! Ano ba yan? Tsokolate. Ano? Bayaran mo lahat ang ginastos ko dyan, ha? Bakit? Kasi, paano ko mabibigay ka ba ni Karin ngayon? You ruined it! Hindi. Ganyan ang luto ng nanay ko, masarap yan. Teka, patikim nga. Masarap pa.
fairness sa nanay mo, ah. Pwede pala yung tsokolate sa binagoongan? So, teka muna. Ibig sabihin, pwede ko pa bigay ito kay Maricar? Hindi. Bakit hindi? Hindi pa ako bayad. Ganun lang. Kuwento. Kuwento. Bakit 5 piso lang? Yan ang sukli sa binili ko eh. Hindi ako naniniwala. Wait, bro! Sir, di ba si Martin yon? Oo nga, no. Totoo pala yung sinasabi niya nilalakad niya mula Kainta hanggang Quezon City. Painto mo nga. Uy, sir. Hello po. Halika na, sumabay ka na sa amin. Ay, sir, hindi na po. Maglalakad na lang po ako. Eh, yun na nga, mukhang kanina ka pa naglalakad eh. Opo, sir. Kasi po, madaling araw po ako umaalis sa amin para po umabot ako sa shift ko. Madaling araw, hindi pagod ka na siguro. Nauli ka na! Ay, hindi na po talaga, sir. Eh, isang oras sa lakad na lang naman po ito eh. Talaga? Baka malate ka. Eh, sir, hindi po ako nalilate. Perfect attendance nga po ako eh. Sumabay ka na para maaga dating mo sa restaurant. Makakapagpahinga ka pa. Oo. Sige ho, sir. Basta hindi po ako malilate, ha? Hindi ka malilate. Ano oras ba yung pasok mo? Alas 10 po. Oy, bago mag alas 10, nadudun ka na. Halika na, halika na. Na. Pasok. Oh, pasok, sir. Pasok. Salamat po, sir. Sige. Ano oras na? 10:15 na po, sir. Late na po ako. Okay. Uy, kumuha ka na. Uy, kumain ka, ha? Kumakain ako. Alam mo lahat yan, hindi mo madalas matikman sa stage. Ano ako ng kanin. Ayan, abot lang, abot. Ano ba to? Parang iba, oh. What's this? Why don't you try this? I managed to have this specially made for you. Yan yung recipe ng nanay ni Berta. Binagoongan na may tsokolate. Mm. Wow, kakaiba to, ha? Sige, ha? Susubukan ko. Sige. Ito na lang, baby. Thank you. Yan. Ay, nga pala, nakausap na kami ni Pitoy. Kukuha ako ng pwesto dun sa food park mo. Ay, talaga! Naku, mabuti naman. Naku! Isa na lang. Isa na lang ang kulang. Kompleto na lahat ng mga pwesto ko dun. Naku, very good yan. Ay, ba't hindi mo na lang kunin yung isang pwesto? Tapos, magtinda ka ng tubig, soft drinks, at saka juice. Tama. Puro pagkain yung ibang binibenta dun. Elsa, pwede kaya yung PM Mineral na lang yung tubig natin doon? Ay, oo naman. Sige, sabihin ko kay Pitoy. Uy, ganda ha. Oo nga, maganda po yung idea nyo. Okay po. Naku, thank you po ha. Maliit na bagay. Sige, ipapalagay ko lahat yan sa detalye sa doon sa kontrata mo. Pero dapat makahanap muna talaga ako ng manager. Sige, maghanap muna ako ng manager. Kailan mo kailangan yung manager? By tomorrow, may manager na ako. How can you manage to find a manager at such short notice? Kasi more or less, alam ko na kung sino yung kakausapin ko. Really? Alam ko na. Siya na lang ang kukunin ko. Sige. Naku, mukhang mapaparami ako ng kanin dito. Ito na. That's okay. Mukhang namamanage pa naman ang weight mo eh. Kaya hindi mo na kailangan i-manage yung diet mo. Oh. Para sa mga matataba lang yan. Di ba, Elsa? Your takeout, sir. Enjoy your meal po. Ay, thank you. Martin, oh. Sir, para sa ano yan? Tip ko sa'yo. Sir, pasensya na, oh. Eh, hindi po ako may tumatanggap ng tip. Ha? Ang stricto naman dito. Ganun po talaga, sir, eh. Bawal po ang tips. Kahit fashion and beauty tips? Ano po? Hindi mo na pansinin yan. Eto, kunin mo na to. Sige na. Sir, sige na. Pasensya na po talaga, pero hindi po talaga pwede. Sir, sige po. Una na po. Okay, sige. Thank you, ha. Salamat, thank po, sir. Bili ba ako dyan? Matino. Sipag, kamag-alang. Parang gusto ko nga tulungan eh. Di ba lagi naglalakad yan? Oo. Ba't di mo bilang ng bisikleta? Eh bakit bisikleta pa? Pati na lang motorsiklo. Mas maganda, bisikleta may motor. Eh yun din yun eh. Ay sir, may naisip ako. Ang ganda. Ano? Makeover. Dadali natin siya sa salon, tapos bibila ng bagong damit. Shopping, shopping, shopping! Sino ka? Si Vicky Morales? Wish niya lang. Sir, ano ho to? Motorsiklo. Hindi nga.
Hindi, ano to, bigay ko sa'yo kasi sinoli mo yung cellphone ko. Ano po, sir? Cellphone, sir? Kapalit mo to? Tsaka sa pagkakalate mo, sumabay ka sa amin. Yun. Ay, sir, wala naman ho yun eh. Tsaka hindi naman po ako napagalitan. Sir, hindi ko matatanggap to. Mahal po nito eh. Huwag kang mag-alala. Oh. Mayaman to. Oh. Si Pepito Manaloto yan. Sir, yung nanalo sa loto? Oh. Ay, sir, napakaswerte nyo ho. Eh, kaya nga, yun nga, gusto ko nga i-share yung mga grasya na natatanggap ko. Kaya... Eh, at saka masama tumanggi sa grasya. Minamalas yun. Oh. Ay, ganun ho ba? Oh. Sige po, sir. Oh. Maraming salamat po talaga, sir. Okay, sige. Welcome. Okay lang yun. Sir, okay lang yan. Sige na, try mo na. Sige po. Eh, ang ganda. Salamat po, sir, ha? Ah, diba? Ganda nga. Uy! Ay! Ay! Ang init ng tambucho! Ay, ano? Sorry po. Namalasin ka nga naman, ha? So ano? Okay ba? Happy ka? Happy ka sa pwesto? Oo! Iniisip ko nga kung saan ko ilalagay yung mga gamit eh. Yung pang-display siguro. Siyempre, sa gitna. Dito, tapos yung ref, yung mga... Oo, naku, buti naman. Pasado sa iyong lugar. Happy naman ako. Oo naman. Ay, paano pala yung bayaran sa kuryente? Ah, yung mga managers ko na lang ang mag-discuss sa inyo yan. Kasi kailangan ko na yung pumunta ng ano, ng City Hall. Kailangan ko ayusin yung mga permits natin. Oh, ayun na. Ayun na mga managers ko. Ayun na! Hi. Hi! Sila? Oo, si Mimi. Kasi diba, magaganda naman yung mga ideas niya. Ang galing, diba? Sabagay. Pero, pati yan? Eh, kasi naman nagmakaawa sa akin yung Tommy. Eh, nangangailangan ng trabaho. Eh, alam mo naman ako, maawain, diba? Kaya, ayan! Ginawa ko na siyang assistant manager! At me! Oo, kaya sa paano muna na ako ha? Asikasuhin ko pa yung mga permits eh. Bahala na kayo dito ha? Ako na ang bahala dito! Oo, ayan. We'll take care of her, promise. Okay. Oh, kita tayo ha? Okay. Bye! Bye! So, shall we go to the office? Okay. Ito lahat yung kasama sa upa. Ito naman, hiwalay ang bayad sa utilities. Pwedeng iuwi ko muna itong kontrata. Papakita ko lang kay Pitoy. Ay, sure. Oo. O, Beno, maiwan ko muna kayo. Kasi break time ko. Ah, ito naman yung mga additional charges. Ay, ba't ang daming nakalagay? Paano yung maintenance fee? Wala namang binanggit na ganito si Mimi. Ay, then galing kasi yan kay Maricar. Talaga? Wala naman kami pinag-usapang ganito. Well, kaya nga kinuha kami as managers para kausapin kayo. Dahil, alam mo naman na yan, nahihiya yung maningil eh. Sa akin pa siya mahihiya. Di bali, kausapin ko na lang. Ay, wag na. Bakit? Ikaw rin. Alam mo naman, sensitive si Maricar sa mga ganyan eh, di ba? Eh, baka mamaya eh, kung kini-question mo yung business decisions niya, baka kayo pa wag-away. Nabasa mo na yung kontrata nung sa food park? Hindi pa, pero binigay ko na kay Attorney Hokson. Okay na raw, pwede mo nang pirmahan. Uy, nasabi ko na ba sa'yo? Oo. Si Mimi, kinuha niyang manager ha, tapos si Tommy yung assistant manager. Oo nga, nabalitaan ko nga eh. Parang mali yung desisyon niyo nun. Okay na siguro yun. Alam niya naman siguro ginagawa niya. Tsaka dami na natulungan kumpanya nun. Yung panegosyo niya, sisirain niya. Tama ka naman dun. Uy, nabili mo na ba yung motor para dun kay Martin? Oo. Nung una nga ayaw pang kunin. Buti na kumbinsin namin. Ayun, para ako kahit papano gumaanga ang yung buhay niya. Alam mo, naisip ko. Oo. Kaya rin tayo siguro hindi nauubusan ng swerte. Kasi ikaw mismo, sinishare mo rin sa ibang tao yung grasya. Oh. Bait mo rin kasi. Swerte mo, good boy, itong nasungkit mo. Nasungkit talaga? Ano ka, mangga? Pwede, makita mo lang ako, naglalaway ka na. Oo, asin na ng amoy mo eh. Ginawa, maliligo na nga ako. Tama ako. Gusto mo makasungkit, ha? Mega, lay ka na! sige. Hindi, pakisabihin lang kay Mr. Roxon, malilate lang ako. Konti lang, ha? Okay, sige. Thank you, Janice. Ikaw kasi, ba't tanghali ka na nagising, eh?
Si Jandre kasi, nag-ampo ng pusang gala. Ingay kagabi, di ako nakatulog. Ba't ka nag-alarm? Nag-alarm ako. Oh, eh, ba't ka nagising? Nakasahin yung cellphone eh. Ay, wala ka po. Martin yun ah. Oy, Martin! Oy, ay, Sir Pepito. Oy, ba't ka naglalakad? Asan yung motor? Ano ho eh? Nabangga mo, ano? Ay, sir, hindi po. Iniingatan ko po yun eh. Oh, eh, ano nangyari? Juan ho, ano sir, na-hold up po kasi ako. Huh? Tapos po, tinangay po kasi kasama yung motor. Ano? Opo. Sorry po, sir, ha? Ay, huwag ka mag-sorry. Ikaw na nga ito na-hold up. Nagsosorry ka pa. Hindi, okay lang yon. Ay, sumabay ka na sa amin. Oo. Sir, wag na po. Baka malate pa po ako, eh. Sige po, sir. Una na po ako, ha? Salamat po ulit. Sige po. Ingat, ingat. Ikaw, pambihira ka, pinagbintangan mo agad na-hold up na ngayon tao. Kawawa naman, no? Oo nga, eh. Nakakaawa nga, Pits, eh. Mabuti pa tulungan mo na. Ano gagawin ko? Hulihin ko hold upper? Pwede? Ano ko, action star? Alam ko na. Ampunin mo. Mira ka, ginawa mong pusang gala. Salamat sa tulong mo, ha? Oo naman, ikaw pa. Ma'am! Ayaw po gumana ng saksakan ng ref! Pati switch ng ilaw, sira. Ha? Tommy! Ay ka nga! Yes. Ayaw ro gumana ng saksakan ng ref at saka yung switch ng ilaw. Uy, hindi po pwede yung ganyan masisira yung mga cupcake ko. Okay, okay. I will refer you to our manager. Ba't si mama pa? Eh, nandyan ka na. Because I'm not in charge of that. Kung bahala. Kakainis talaga to. Nangigigil ako sa kanya. Talaga lang, ha? Hindi pwedeng may sira mga pwesto. Wow! Concerned ka talaga? Hindi. Eh, ba't nang gagalahiti ka? Eh, may mga maintenance charges ako na sinisingil sa mga tenants na yan. Eh, kung may sira, hindi, wala akong extra income. Eh, ikaw lang palang kikita, eh. Sayang, hahatian sana kita. Talaga? Of course! Ayun! Kabubukas pa lang nitong food park. Mukhang nararakit nyo na agad si Maricar. Hindi ako, ha? Siya. Ano? Hindi ako nararakit si Maricar, ha? Eh, sino? Si Elsa? Tsaka yung mga umuupa dito? Of course not. Kayo rin. Digital ang karma. Mabilis ang balik. Uy! Huwag mo nga ako idamay, ha? Hindi ako kasali dyan. Siya lang ang kakarmahin. I don't believe in karma. Oh, by the way, ito yung telephone number ng electrician. Tawagan mo. Bakit ako? Eh, ikaw manager, hindi ba? Ay, natawag mo. Ay! Ay! Ayan! Karma! Sorry, wala nangyari sa telepono ko. Sabi ko sa'yo, walang epekto yung karma-karma sa akin eh. Aga! Sinisingil din ba kayo ni Maricar ng maintenance fee? Oo, pero ang tagal bago dumating yung electrician. Ayan nga rin ang nangyayari sa akin ngayon eh. Pati yung signage ko, sira. Hindi makikita ng mga customer ko yung tindahan ko ngayong gabi. Nako, kahit bukas yung signage mo, tingnan mo walang katao-tao. Pinilangaw lang atong food park, oh. Teka, bubukas pa lang naman kasi. Hindi pala maayos kausap yung Maricar niyan. Ang tinuntignan, pero wala. Pera-pera din lang pala. Eh, hindi naman siguro. Sayang yung pinuhunan ko dito. Ay, nako, pagnatapos ang kontrata ko, sisiraan ko yung Maricar na yan. Ay, huwag naman ganun. Wag, marami maaapektuhan. At saka nandiyan naman sila Tommy. Si Mimi. Dito po ba yung parking? Opo, pero may bayad po, ha? Eh, bakit po sa kabila libre? Sige, sige. Hindi ba, alin na lang. Okay. Naku, Sir Pepito, hindi ko matatanggap yan. Ay, hindi, hindi. Ano lang to? Kapalit lang nung motor na ninakaw sa'yo. Dumubil pa po tuloy yung gastos mo. Eh, tumatanggi ka na naman sa grasya. O ano, isasoli ko na lang to. Ganon. Sige po, Sir. O, sige. Sayang, no? Oh. Eh, yung ano, yung ahente nito, palagay ko, mawawala ng kita. Kasi yung komisyon niya mawawala. Eh, yung anak niya kasi, parang ano eh, gagamitin niya yung pera pang tuition.
Wala naman na ikwentong gano'y... sayang din kasi kung tatanggapin mo to, eh, may matutulungan kay ibang tao. Eh, kasi ho... Hindi, okay lang. Naiintindihan ko naman. Kawawa lang yung ahente. Kasi alam ko malulungkot yun. Eh, yung anak niya, first owner, no? First owner. Yeah, sige, di ba lang alis na kayo? Sir, sige na nga po. Talaga? Kunin mo na? Opo, sir. Sige. Salamat po, sir. Okay. Buti naman tinanggap mo na. Oo nga. Naawa ka dun sa ahente, no? Doon, naawa ko sa sarili ko. Bakit ikaw nakakaawa? Eh, gutom na ako. Nagdadrama pa kayo. Alam, kakain na tayo. Anong oras ba darating si Maricar? Bakit? May problema ba? Marami. Hindi pa dumarating yung elektrisyan na titingin o yung gagawa nung saksakan ng ref. Oo, masisira na yung mga paninda namin. At eto pa, may naniningil sa parking. Diba? Libre dapat yun? Sino yan? Ano pangalan niya? Sabi mo sa akin, I'll fire that person. At saka, pati yung CR sira. Kaya tayo nialayasan mga customer natin. Wait. I took note na of all your complaints. Sasabihin ko kay Maricar yan. Huwag kayo mag-alala. Talaga? Yes! Sasabihin ko kay Maricar. Excuse me, ha? Ito naman kaya yun. Hello, Maricar! Kasama pa si Mimi? Hindi. Bakit? Wala naman. Kakamusayin ko lang sana kayo kung ano nangyayari dyan. Don't worry. Everything here is so smooth. So, walang problema? Wala ka problema. Oh, patong mo yan, dito. Eh, dandan, yan, para matuto ka. Nakakailang delivery ka ba sa isang araw? Ay, depende sa layo. Buti pinasama ka ni Pizza. Oh, nagkasakit kasi yung ano, yung kasama mo laging driver. Mahina kasi kumain yun. Oh, si Martin yun, di ba? Di ba yan yung binigay na motor ni Sir? Eh, pinangay doon ng mga hold-upper yung una eh. Eh, mukhang di naman hold-upper yung nakatangay. Sanglaan? Tinangay ng sanglaan? Uy! Bakit kayo nagtatapo ng pagkain? Napanis eh. Hindi dumating yung electrician. Ha? Eh, bakit hindi dumating yung electrician? Eh, sabi mo ikaw tatawag eh. Ako ba? Oo! Eh, nakalimutan ko! Eh, pati nga ako rin yung toberong mag-aayos sa CR, hindi nyo tinawagan. Lagi kayong ganyan, alam nyo? Bahala na. Pero baka hindi ko nalang ituloy yung pagtitinda rito. Elsa, bakit? Eh, kabubukas mo lang ah. Eh, mas malaki pa ang gagastusin ko eh kung sakasakali sa araw-araw na dapat kong ilabas na pera. Sabihin ko na lang nga kay Pitoy, bayaran yung isang buong taon na upa. Pero teka. Paano naman ang racket ko? Ano? Paano naman itong business ni Maricar? Hay nako! Eh, hindi ka naman talaga concerned dito sa business ko eh. Maricar! Ako na kumausap at sinumbong na rin kita. Alam ko na yung ginagawa mo, yung sinisingil mong ano, maintenance fee. Naku, talaga naman. Kaya naman pala yung mga tao dito, akala nila mukha akong pera na dahil sa'yo. Hindi totoong merong maintenance fee? Hindi totoo! Ako naman, Tommy. Akala ko naman nagbago ka na. Pwes ngayon, you're fired! What? What ka dyan? Taka ka pa? Eh, booking ka na? Kayo rin po. You're fired. What? Alam mo, kailangan ko na talaga ng bagong manager. Kailangan ko ng manager. Yung hindi nagpa-Facebook habang natatrabaho, yon ang kailangan ko. Ako? Nagpa-Facebook? Hindi yan nagfe-Facebook. Oo, kita mo na? Paano yan magfe-Facebook? Eh, lagi naman tulog. Ay, Martin, pwede ba kita makausap? May problema po ba, sir? Kasi nabalitaan ko yung daw mga motor na binigay ko sa'yo, eh, sinangla mo raw eh. Hindi, alam mo, okay na. Basta, ang gusto ko lang malaman yung totoo. Hindi ko naman po talaga gustong isanla yung motor eh. Di inamin mo rin. Sorry ka kay Pits. Sir Pepito, pasensya na po. Hindi, alam mo, nakakasama lang ng loob kasi parang tumulong na nga ako tapos parang lumalabas, niloko mo pa ako. Eh, ang hirap eh, gusto ko lang naman tumulong eh. Tapos, eh baka kung saan na pupunta yung binigay ko tulong sa'yo, baka mamaya sa bisyo o kung saan ba din nalang yung pera? Sa ospital po. O yun na nga sinasabi ko eh, di ba? Sino na ospital? Nanay ko po. May sakit po kasi sa puso yung nanay ko eh. Nagkaroon po ng komplikasyon, kaya dinala ko po sa ospital. Ay, kawawa naman. Ay, salamat po, sir. Ano yan? Gamit ko po. Sarado na po kasi yung restaurant.
Ha? Wala ka ng trabaho? Kaya ako pala hindi na kami pinasahod nito muli. Nalugi na po sila. Ano? Wala ka malang nakuhang sahod? Wala po. Pero wag mo kayong mag-alala. Mag-iipon po ako para mabayaran po yung dalawang motor. Hindi, alam mo, huwag mo na isipin nyo, wala ka na nga trabaho eh. At saka sunod-sunod na malas ang kaya nangyari sa'yo. Ano na lang, pati mo kasi sinabi sa akin, baka natulungan. Diba, sayang naman eh. Sir Pepito, nahiya na po kasi ako sa'yo. Ang dami mo na pong naitulong sa akin. Hindi, okay lang yun. Ganito lang gagawin natin. Yung motor na sinanla mo, tutubusin natin. Tapos sasolin sa'yo isa. Talaga ho? Oo, tsaka yung nanay mo, dali mo dun sa doktor ko para wala nang bayad doon sa ospital. Maraming salamat po, Sir Pepito. Teka, hindi ka pa humingi ng sorry kay Pits, ha? Ano ka ba? Humingi na nga ng pasensya yung tao, eh. Pits, iba yung sorry, iba yung pasensya. Ay, opo, sir. Magkaiba po spelling nun, eh. Sorry, medyo. Pag may humingi sa atin, minsan parang nabibigatan tayo, di ba? May sarili na nga tayo mga problema. Ba't pa natin pa problemahin yung problema ng iba? Kaya madalas, gumagawa tayo ng dahilan para tumanggi. Pero may dahilan kung bakit binigyan tayo ng dalawang kamay. Yung isa, pwede nating magamit para tulungan ang sarili natin. At yung pangalawa, pwede nating magamit para makatulong sa iba. At kahit mawalan tayo ng dalawang kamay, tandaan mo, meron pa tayong dalawang paa. Elsa, pakisabi naman kay Pepito, maraming salamat ha, kasi talagang naisipan niya na mag-donate ng motorsiklo para sa raffle ngayong gabi. Ito naman, syempre wala yun, tulong na namin yan. Pag maganda ang business mo, okay ang negosyo mo, ibig sabihin, okay rin ang negosyo namin. Tama! Ako, exciting to! Saya! Mamesa, tapos na po ang break time ko. Uy, tamang-tama, bubunot na kami nung mananalo ng raffle, ha? Okay po, okay po. Okay, balik mo na yan. Opo, dito na po ako sa loob. Ayan, ha? Akit na tayo doon. Sige, para maumpisahan na yung raffle. Sige. Ito na. Okay. Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Siyempre po, nagpapasalamat po kami. Thank you po for coming. At saka sana nag-enjoy kayo sa mga pagkain na nandito ngayon. Balik-balik po kayo. Ayan, si Elsa po siya. At saka po yung asawa niya, si Pepito, siya po ang nag-donate ng mga prizes ngayong gabi, especially itong motorsiklo na to. Kaya palakpakan naman po natin sila! Salamat! Oh, bubunot na tayo ng mananalo ng motorsiklo! Ayan na, kagad na! Oo! Sige. Nako, sino kaya? Ito. Oh, ikaw na ang bunot. Ako na ang bunot. At ang nanalo ng motorsiklo ay si... Hindi na, si ano raw, si Mr. Perez sa parking na eh. Kunin mo. Tapos yung pass mo sa guard. Okay lang yun? Dila. Okay. Oh, ito, gamitin mo na pang pamapasbahan na bedding. Sabi yung body na. Ano ni mo? Halina ka na. Sa agyatong chan! Sige,